Sabi sa inyong lahat mga kabibi, ayan, bumalik tayo ulit sa kusina. Naging busy tayo pero ngayon ay day off natin. So, tatry ko na mag-film ng video na may araw pa. No? So, ayan, ang gagawin natin dito ngayon mga kabibi ay ang paborito ng mga teenager. Yung chicken wings. So, ito yung gagawin ko na chicken wings. Nakita nyo. Ang ganda ng ano niya. Texture niya, no? Yung size. So, ito yung split chicken wings. Ayan, lahat ng parte ng chicken wings nandito. So, na bili natin to sa Costco. Sa wholesale Costco. So, ang gagawin ko rito mga kabibi ay gagawa tayo ng buffalo wings. Ayan, itong mga sangkap. Very simple lang ano. Meron tayong honey. Tapos lagyan natin siya ng ketchup. Ito yung gagawin natin na pinakang sauce niya mamaya. At garlic powder. Tsaka brown sugar. At meron tayong gagawin pa na isang flavor ng chicken wings. Lemon, pepper, ayan. Seasoning, gagamit tayo nito para doon sa chicken wings sa lemon. Ang flavor niya. So, ayan, gagamit tayo ng lemon. Tapos, meron tayong, siyempre, butter. Kunin ko yung butter. Yan, butter. At magmi-mince tayo ng garlic na fresh garlic dun sa buffalo chicken wings. At mag-a-add tayo ng spicy chili. Sandali, tingnan ko kung nandito sa fridge. So ito mga kabibi. Ito yung sriracha at chili sauce. Gagamitin natin ito mamaya para dun sa buffalo chicken wings. Kukombinasyon na natin to ng balikulela. style bistro select. Ito yung sweet potato. Ayan, kukombinasyon na natin sa mamaya dito sa ating chicken. So, ganun nga yung sinabi sa inyo kanina na i-breaded natin ang ating chicken wings. So, gagamit lang tayo ng flour. Ayan, harina. Wala tong measurement, no? Basta makoated lang siya, no? Ayan, so. Dahil nga marami itong chicken wings, so lagyan ko siguro siya ng 2 cups. Kung ano, pwede naman dagdagan. So, ganyan lang gagawin natin. Tapos, kukombinan lang natin ito ng salt and pepper. Tapos pwede na natin i-breaded yung chicken. Kuha lang ako ng isang mangkok. Ayan. Pwede yung mangkok na gagamitin ko para lagyan ko siya ng black pepper. Ayan. Masarap yung maraming black pepper. Tapos sa asin. Okay. Tapos haluin lang natin dito sa yan, laps tayo para haluin ko lang to. Yan, nakatama sa side, black pepper and salt. So simple lang, lagay nyo lang siya sa flour or harina. Tapos i-mix nyo lang siya. Mix nyo lang. Ayan. Mix nyo siya. Haluin. Okay, tapos na to. So, ang gawin na natin ngayon ay lalagyan natin siya ng asin, no? Kaunti itong
ang chicken wings para may kumapit na lasa sa kanya. Lagyan lang natin siya ng kaunti. Okay. Ayan. Sorry mga kabibi, yun na doon, mas medyo matapang yun na rin. Yung black pepper. So ayan, inanon natin. So ready na ito natin i-cook yun. Nagamit lang ako ng tong. Nasa lang natin po sa hignag. Ito mo yung guyan eh. So yan, anyway. Talaga ang buhay ng kusinero. So ganito lang gawin natin. Na-mix na natin to. Ayan. Tapos mag-ready kayo ng mga ano platter or para dun nga ilalagay yung manok. Ganyan lang kasimple mga kabibi. Pakita sa inyo, iganyan nyo lang itong chicken or chicken wings. Ayan, roll nyo lang siya. Tapos pagpagan nyo ng konti para pag prinito nyo mamaya, hindi siya natatapon doon sa mantika. Ayan. So tapos na to. Ganyan lang. Kuha tayo uli na isa. So dali lang subaybayan, ano? So for sure ma-enjoy ito ng inyong pamilya. Nagawa tayo ng siguro mga ilang braso para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Ayan. Hindi nyo kailangan nang ipakadiin yung, ano, yung chicken wings. Pero for sure na nakukover siya kasi check nyo lang na konti para. Ayan. Ayan si KaBibi. Nag-chill lang siya ron. Ayan. So ganito lang din. Okay. So ganito kakalabasan ng ating brineded na chicken wings. Kita nyo? Ready na to sa pagprito mamaya. Pero ang gagawin ko, the rest, ikakoated ko na siya para prito lang tayo ng prito. Para diretso ang ating pagluluto. Ayan. Sorry, yung temperature ng ating mantika ay hindi bumababa kasi kapag... So, ito yung brineded na natin na chicken wings. Ayan, kita nyo. Dry siya, no? So, kaya pag nilagay niyo sa mantika, ang ganda ng coated niya na hindi yun masyadong marina, pero nandun yun. Ano, may kita yung coated. Ayan. So, ito, binilang ko ang chicken wings is about 42 pieces. So, i-divide natin to sa, kaya mamaya titignan natin kung ano yung mas prepared sila na flavor. Pero, ito na, ready na. So, 42 pieces. Ang ganda ng mga sizes ng ating chicken wings. Ayan. Ganito kalaki siya. Tapos, ito na isang side. Ayan. So, ayan. Ready natin prituhin. Tapos meron na tayong pinakulong mantika rito. Ayan. Nung last time nagprito rin ako ng ganito. So sinave natin mantika. Kasi pwede naman gamitin ang mantika ng dalawang beses. So sinala ko lang siya. Yung screen strainer. Then ayan, inada natin siya uli ng konting mantika na. So, iyaan lang na ito ng 375 ang temperature ng mantika. Tapos, lalagay na natin ang mga chili wings. So, yan mga kabibi, bumalik tayo. Ito, papakita ko sa inyo ng actual na piniprito ang ating chicken wings. Ayan. So, ang ganda ng temperature ng kanyang,
yung mantika. Yan, so lalagyan pa natin to. Maganda rin itong gamitin iron casserole kasi nag-oxid siya ng heat yung sa mantika. So, yan, ganyan lang yung gagawin natin. Tapos ilagay natin dito para ma-strainer siya. Kasi actually, lagay pa rin natin ito mamaya sa oven para maglalong mag-crunch siya. So, yan. Ganito. So, ganito ang kakalabasan niya, no? Ayan siya. Ready na to for, ano, mag-ano ng sauce, ano? So, sarap siya. So, ayan mga kabibi, bumalik tayo ulit sa kusina at gagawa na tayo ng sauce. At pinapainit na natin yung oven, ayan. Sa 425 Fahrenheit. So, magiging siyang 400 kasi na ano siya, no? Co-convert doon sa convector or convection. Ayan. So, tingnan natin. So, ito na yung mga kinalabasan ng ating chicken wings. Ayan siya. So, i-oven natin to, no? Ito pa isa. Ayan. Yung prinito natin at brinaded. Ngayon, i-ano natin to. So anyway, gagawa na tayo ng ating mga sauce para dun sa ating buffalo wings. Very simple lang ang gagawin, no? So, pakita ko sa inyo. Saan natin ito lang? So, lagyan siya ng butter, yung kawali. Ayan. Pinapamilk ko lang siya, no? Na ganito na magiging ano niya. Tapos ilalagay natin ang minced natin na garlic. Ayan, minced na natin. Okay. Hindi naman masyadong marami pero ayan. Minced pa ng konti. So, habang hinihintay natin to, gagawa ko ng isang sauce ng ating lemon. Very simple lang din yun, no? So, kuha lang kayo ng butter. Dying butter. Ayan. Okay. Tapos, ma-microwave nyo lang para 2 minutes, okay yan. Ayaw. 2 minutes. Ayan. Ano, matagal ma-apply. Tapos, ito, hugasan ko lang itong lemon. Paper towel. Ng ating garlic and I mean butter and garlic. So, iwain ko lang ito. Golden brown lang natin itong mga kabibi ng konti at ready na yung nagiging mga sangkap. Ayan, pumutok na ito. Ano? Pwede yung tinunaw natin na butter para mamaya at sa isang natin. So, ganyan lang kasimple yung gagawin natin. No? So, ito ngayon lalagyan ko na ng
honey. Yan. Pero lapit ko dito para makita nyo. Ayan. So, lalagyan ko siya ng honey. Pwede nyo tansyahin lang, no? Kung ano, hindi na natin minasurement. Ayan. Kaya adjust natin yung lasa mamaya kung kailangan pa ng mga yan. Tapos talagyan natin siya ng ketchup. 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 Measurement, pero tansyahan. Ayan. Kita nyo yung ano niya. Ito yung pinakang magiging sauce ng buffalo wings. Okay. So, ngayon, lagyan natin siya ng sriracha. Wala tayo kasi nga ano eh tag dito chili powder. So ayoko namang gamitin yung Korean ano kasi magdo-dominant yung lasa ng Korean. So anyway, lagyan mo lalagyan ko. Ko I mean ng sriracha hot chili. Ayan. Black pepper habang sinisimmer. Ayan. Tapos haluin lang natin. So malapit na to, no? Titikman natin kung anong lasa niya. Bango ng amoy. Tapos lagyan natin siya ng brown sugar. So, 1 tablespoon. Okay na yun. At haluin lang natin ulit. So, titikman ko siya. Titingnan natin kung ano yung kulang na ingredients. Yan. Tita nyo kung paano ko pinagsama-sama. Very simple lang ang paggawa ng sauce ng buffalo wings. Ayan. Ito na siya. Okay. Ayan. Tanya, titikman natin kung okay na yung lasa. Tapos, kung ano yung kulang, ano. Sarap. May anghang, may tamis. At medyo may asim. Natural lang yun, no? So, yun anghang medyo, kaya nga buffalo wings, no? So, lagi lang ang anghang. Ayan, bro, tapos na ang ating sauce. Papatayin ko lang siya ng ano. Tagal pa nag ano yun, ano. So, ito na siya. Ayan ko kung sakto na to sa gagawin ko na buffalo wings. So, again, ito yung susunod na gagawin natin. Ito yung sinabi sa inyo na gagawa tayo ng lemon, pepper na flavor ng ating chicken wings. Ito na yun. Nilagay ko sa microwave. Tapos, dadagdagan lang natin to ng very simple. No? Hindi na natin siya lulutuin. Ganyan lang kasimple. So, lemon, pepper. Mabibili nyo to sa Costco or kahit saan. Yeah. So, dadagyan ko to ng ating okay. Sana nasusubaybayan nyo. Yan. Bigyan ko siya. Tapos, siyempre, talagyan natin siya ng iskisan natin siya ng lemon. Ako, nasusunog na itong isang natin. Ano? Oh, shit. Ayan.
Pisa natin ng lemon. So titingnan ko lang kung tama yung asim niya, no? Tsaya na kasi hindi yung maganda. Sobrang asim. So basically, magiging ganito ang itsura niya. Ayan. So titikman ko siya kung okay. Ayun. Medyo napaasim pero okay lang. Kaya kasi nga, meron na tayong natira na nung isang araw. Ito yung i-melt din natin. So siguro para sumarap to, lalagyan ko siya ng kaunting honey. Ay, pero hindi pwede kasi yun. Si Mrs. KaBibi, no? Hindi pwede sa kanya yung matamis. Huwag na lang. Ayan. So, ayun na. Kaya ano din natin to? Yung balat ng lemon. I-sesas lang natin dito or igagadga rin ng konti. Ayan. Ito yung lemon. So, punin lang natin yung skin niya. Ayan. Okay, so I think tapos na. So ganito lang kasimple ang gagawin nyo sa lemon pepper na flavor ng chicken wings na gusto nyo gawin, ano. So tapos na ang ating dalawang sauce na gagamitin. Okay, ayan mga KaBibi, bumalik tayo ulit sa kusina. Finally, na-oven na natin ang chicken wings. At i-ano ko siya. Tatanggal din sa oven na. Ayan, malutong. Nagka-crunchy talaga. Ayan siya. Ayan pa yung isa. Nakikita nyo, nag-drip pa yun, ano yun, mga... Wait, so anyway... Yeah, ano po na dito. Ito yung first na gagawin ko. Yung buffalo wings. Lagay ko na yung ating mga chicken. Yan, lagay natin dito. Ay, nasusundan nyo. Nag-i-enjoy kayo. Oh, wala tayong ilang. Sandali. Medyo madilim. Ayan. So, ayan. Pakita ko ulit. So, atin natin siya. No, siguro, gawa tayo rito ng 20 pieces. Conform with sa sauce. No. So, ayan. Natin yung isa kong sa yung isa lagay ko to mag-ano ko siya. Uy, natapon. Uy yan. So tapos na, ilapit ko sa inyo yung camera para totally makita nyo kung paano natin i-haluin. Yan. So, ganun lang kasimple, no? So, i-aluin lang na, aluin nyo lang. Iba nga, ina-alibi sa ganito. Yung tinutoast na ganun, no? So, tayo, i-aluin natin. So, lagay ko siya sa simmer, yung kalan, para at the same time na, ano siya, yung sauce niya. Ayan. Oh, sarap. Napakadali lang lutuin ito, no? So, just prepare nyo lang lahat.
Tapos may enjoy talaga to ng inyong mga anak, lalo yung mga teenager niyo na anak na sa may ilig talaga sila sa chicken wings. So may kita nyo, no, napakaganda ng kinalabasan. Ayan. Pwede natin ito lagyan ng sesame seed, pero hindi na, para talagang buffalo wings ang dating. Okay. So ready na to na ilagay sa ano, serving plate or tray. At lagay ko dito siya. So yan mga kabibi, ilagay ko na ang ating napakasarap na chicken wings, buffalo chicken wings. Yan siya, oh. Oh. Diba? Tama-tama paghanda, oh. Paghanda. Or pag manunod kayo ng movie as a family. Yan. Sa mag-order kayo. So, siguro, pwede yung pizza. Yan. Tapos may gawa ka na lang ng buffalo chicken wings. Then, enjoy nyo yun, ano, get together ng family, di ba? Kasi napaka-importante yung family together. And so yan guys, tapos na tong buffalo wings na atin na niluto. Sana makita nyo ng close-up, ayan. Okay, so ngayon gagawin natin yung isa na sinabi sa inyo. Ang ating lemon chicken. And pepper. Okay. Dahan dahil mainit. Pag napaso, yun ang problema. Ayan. Ito si Mrs. KaBibi. Hindi makakain itong napakasarap na buffalo wings kasi maraming tamis ito. No? So, gagawin natin siya ng other flavor. Lemon pepper. So, lalagay ko rin ang ating ginawang sauce. Yan, nakasimple siya. Ayan. Kung makikita nyo, no? So, ganun din ang procedure, no? Haluin nyo lang siya. Haluin nyo lang. Yung iba yung tinotoast na ganito. So, eh. Ito. So, may si John na dumaan. So, ayan. Nakita nyo, no? Na-coated din siya, no? Nakakasarap nito. So, kukombinasyonan natin ito ng potato, sweet potato fries. So, tingnan ko kung i-adjust yung lasa kung kailangan pa ng flavor, pero patingin ko okay na to. Yan. Pus na ang ating chicken lemon chicken wings lemon pepper. Ayan. So, lagay ko siya dito rin sa serving ating plate. Okay. Ito, ang bango nito. Smell ba? Ano ba? Ayan. Guys, tapos na ang ating chicken. Ayan. Tara, kain tayo. Napakasarap nito. Okay, guys, thank you so much for watching my video again. Itong episode na chicken wings. Yeah, chicken wings day. Yan, nagluto tayo ng buffalo wings at chicken wings, lemon pepper. Ayan. Thank you so much for supporting this video. Sana na-enjoy nyo at the same time na subaybayan nyo kung paano lutuin ang napakasarap na chicken wings. Anyway, kapag ka na-miss nyo kung paano gawin, i-fast forward nyo lang or rewind
So makikita nyo yung step by step kung paano iniluto ng inyong kabibi ang chicken wings. Guys, thank you and another aloha sa inyo. Mahalo, mahal ko kayo lahat. Yan. So cook with me, KaBibi. Aliga, magluto tayo ng chicken wings. Dito lang yan sa kusina sa gazebo. So bye for now!